Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. This happened 6 years ago. Agua sister who is 4 years younger than me had a stalker. Yung stalker, mukha namang maayos kung sa totoo lang, parang normal lang. Napansin namin yon kasi lagi ko siyang nakikita sa tapat ng bahay namin and pagkasama ko kapatid ko mag-shopping or mag-grocery, lagi siyang andon nakabuntot. Tinanong ko yung kapatid ko kung napapansin niya ba yung lalaki na yon. Sabi niya pag daw papasok siya sa school, laging nandun na sa tapat ng bahay namin yon nakatayo. At pagpapasok na siya, susundan siya hanggang sa school. Pag-uwian na daw nila, lagi din daw andoon yon. Maganda kasi ang kapatid ko, mataray lang pero sobrang ganda, ako din syempre. Sabi niya sa akin wag na lang daw pansinin kasi wala naman daw siyang pake. Kaso isang beses umuwi kapatid ko na hinatid ng mga tanod. Mga past 9 PM na yon, gabi na kung sa gabi. Pero lagi naman kasing ganun yon, so normal na lang. Iyak siya ng iyak kasi daw nag-mall daw sila ng mga kaibigan niya. Nakasunod pa rin yung lalaki, tapos daw nung pumunta sila sa bahay ng kaibigan nila, nagpupumilit daw pumasok sa village at nagsasabing kasama niya daw sila. Nung pauwi na daw siya malapit lang dito sa amin, may paliko kasi dito dun sa paliko, hinatak siya at pilit hinalik-halikan. Buti na lang at may tanod na nakakita sa kanya at natulungan siya, pero nakatakas yung lalaki. Hindi nagpakita yung lalaki, siguro mga isang buwan din siyang hindi nagparamdam. Hatid sundo sa school siya after that incident. Akala namin tumigil na siya, pero nagulat na lang kami nung sa mailbox namin may CD si Papa na nakuha. Naka-Pentel Science Project na kapangalan sa kapatid ko. So syempre sobra na pag-iingat ni Papa, titingnan niya daw muna bago niya ibigay sa kapatid ko. Tapos paglabas ni Papa sa kwarto nila, namumutla siya, tapos sabi niya sa akin tumawag daw ako ng pulis. Ang laman pala ng CD, video ng lalaki sa loob ng kwarto ng kapatid ko. Nakahiga sa kama niya at nagmamasturbate. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.